Just get it! Get it! Protina tandem in pa rin. Prof P, insight lang ha. Tama yung idea mo, yung balancing ng heroes. Meron silang pwedeng i-dispose na isang member na hindi maa-apektuhan yung buong ecosystem nila as a team. Kaya malalim ha, ecosystem. Ecosystem, alam mo naman. Ang ecosystem ba, pakipaliwanag nga po yan. Ano po ba ang ecosystem, Madam Atina? Maring Atina pala. Ano nga ba ang ecosystem, Maring Atina? Ginusto ko to eh. Gusto mo yung Miss Minjin eh. Ecosystem, parang ano yan, sistema ng eco. Team, di ba? Na kapag may isa, chain-chain yan, may chain, ano tawag doon? Chain reaction, ayun. Pag may isang nawala, nai-interrupt yung ecosystem, yung sistema nyo as a team. Ngayon, for Aura Peach kanina, may isa mang mawala, meron dumugtong, meron silang substitute. So, pag sinabi na ito ecosystem, ito yung unity nyo as a team. Parang ganun yung idea. So pag kami natatanggal doon tapos dumudok to, ang tawag doon guys, it's Lego system. So hindi, totoo yun. Akala nyo pa nagjo-joke ako doon sa part na yun. Totoo yun, that's the Lego system. You can check doon kung ano yung ano, yung pagkano may nawawala sa ecosystem tapos may space tapos still gumagana pa rin dahil nag-ano, that what's you call the Lego system. Ayan, check yan. Ito system in Echo.cord so, and body of you. Para natin siyang ginawang Second year biology, page number 36. Wow! Tandang-tandang po, photographic memory din, Robby. Parang ginagamit din natin siya as a metaphor, guys. Ayan, baka i-take nyo seriously. As a metaphor natin ginagamit. Yun. As an, parang example lang for Aura Peach. Kanina, nung sinasacrifice nila si Boombagsak or yung Tamus natin, sabi nila, kaya pumalag eh. We still have YSS, nakapag-farm na yan. Kahit makapag-create lang sa may bandang Gedi, naka-counter out yung Onyfish. But this time, look at the bands, Prof. B. Johed, Esme, Selena. Ah, sisters, wala na naman. Matik yan, hindi na nila pwede kasing ibigay. Lalo't mga ganyang sitwasyon. Okay. Esmeralda, si Esmeralda, isa sa mga naging key hero talaga eh. Diba, not only sa game 1 pati sa game 2 nakita naman natin yung naidudulot or naaambag ng isang Esmeralda sa rank game eh. That's automatic na ayaw natin makita eh. Diba? Natalia, nasa yung Natalia? Ayun, hinahanap yung Natalia eh. Open yung Natalia. Pero hindi pa kinuha dito ng Onyker Aura. Day 1 for a strong support. Sa bagay, Matilda guys, ang daming nako-compliment ang any lineups. Papawalang tank or full damage build for the Treff. Pero kita naman natin, Aura PH, hovering over. Sino pwede nilang piliin dito? Benedetta possible. Pero look at that. Benedetta and Natalia, isa yung Aura PH na nagpasikat noon, Natalia na aggressive trophy. Actually, sila yung championship Natalia, ba ito ni, ano, ni Grid? Championship Natalia yan, automatic. Diba? Dalawa. Pero, meron kasing ano eh, no? Baka mag-triple execute sila. Another strong fighter, ang pwede kong makita sa isa pang fighter, if ever mampipili ang Aura PH, Khalid. Okay? Khalid, another Khalid side lane, tapos mag-triple execute play etong Aura PH kasi maaga bumubuo na momentum etong Onyx PH. From the previous two games nila, hawak ng Onyx PH yung early game up until mid. Though sa game 1 natapos nila kasi sobrang ganda talaga eh nung pag-ikot nila eh. Pero doon sa game 2, Onyx PH getting the lead doon sa first half ng game pero naisarado ng Onyx, I mean ng Aura PH. Ayan. Hindi kasi nai-interrupt yung flow nila actually ng game number 1. Nakita mo naman tuloy-tuloy lang, baga lang ng baga, go ng go, movement speed as well as the guiding wind circling eagle. Meanwhile, Aura PH, ito yung gusto naman nilang i-prevent. Having the double execute agad na sinoshow nila onto Benedetta and Natalia. Ito yung nosely dati sinasabi ko. Kung mababan yung Natalia, best case option or best next option is the Benedetta. In this kind of situation, pinagsabay na nila Prof. B. So, very evident yung gusto nilang mangyari against Onyx. Pag may naligaw, chak talaga head-on collision. Ang gusto tama, nila. Chuk-chak. Okay, matik yan. Pick off ang mangyayari dito. Okay, fourth pick para sa side dito. I mean, fourth ban pala. Fourth ban for the side of Aura PH. Duo Yi. This is a double support.
So malaki ang chance na hindi na naman tayo makakita ng tank. Ang mangyayari game 1 niya ng ano, Onyx, oh. Strong side na lang talaga, bro. Mm. Ang aasahan. Strong side o kaya baka pseudo tank fighter ang ilabas dito ng Aura PH. Open pa rin kasi Sylvana as well as the Chu is still open, Profi. And meron naman na silang range kung aasahan nila dito si Yu, si Luoyi. Most probably mapupunta to. Ay, kanino nga pala mapupunta si Luoyi? Kasi may Natalia tayo. Pwede to kay Big Daddy Grid, guys, ha. Feeling ko kay ano eh. Si Grid mag-ano yan. Magna-Natalia. Hmm? Yun ang ano. Yun ang pinaka nakikita ko. Kasi mas kabisado niya eh. On how, ano, how he play. And si Rafli siya, magluluoyi dito. Mm-hmm. Pwede, Prof. B. But right now, sabi mo nga, kailangan pa nila ng strong side or offlane dito. So, Onyx Page went ahead and banned the Lapu-Lapu. Ito yung ginagamit nila kanina. Naku po, Lapu-Chu kanina. Onto the mid eh. Right now, for the fifth ban naman ng Aura PH. Nirespeto naman nila kahit papano dito. Yung Uranus ng Onyx PH. Diba? Kasi, ang laki din ng space, guys, eh, na nakikreate. Amuntikan din sila 50-50 pa rin yung chances natin for game number 2, eh. Nagkataon lang that there was a better rotation for Aura PH sa ganong klase ng sitwasyon. Situational pa rin talaga lagi yung mga drops natin, guys, kung paano nila i-handle. But that is a Tam's fifth ban for Aura PH, bro. Naramdaman ng Aura PH, eh. Yung mga ganun, eh. Sino yung ano yung team na kinas ni ano ni Baymax, yung para may Tams yun eh, 'di ba, yung Abante lang, yung Romek, may Odette, tama ba? Yes. Oh, Ray Esports, Ray Uprising. Oo, kasi etong Tams isa to sa mga malakas magano eh, mag-sustain na fighter sa early up until late. Gusto niya yung clash lang ng clash eh. Oo, laban lang ng laban eh, 'di ba? So maganda yung decision dito ng Aura PH, sabi nila ay mga ganyan, alam na namin style eh. Kasi nilabas na dito yung double mage setup or mina double support style ng Onyx PH. Negated dyan yung mga main tanks, fighter tank ang kalalabasan dito ng Onyx PH. Alice being removed by Onyx PH. Actually, I was looking forward nga na na-open si Alice, but Onyx PH went ahead and banned that out. Aura PH, mauuwi sila dito, mga strong. Chu is also hero. Possible. Pero wala na pala si Yuzong. Sorry, and Khalid. Ayan. Ayan sinabi ko, diba? Ang pag-ilat ko, Khalid. Ayan yung binabanggit ko kanina. Na hindi ka pa talaga nangangalawang. Ayan, pupurihin na kita. Alam mo, sabihin ko sa'yo, ang ginto, hindi nangangalawang yan. Yan ang lagi mong tandaan. Diba? Pero yun na nga. Old but gold. Wala na old. Gold lang. Kala mo, nabanata ka ba tuloy. Pero Khalid, guys, ito yung isang hero na kaya rin mag-survive kahit execute for the battle spell. May sand guard, may pang-escape, even the raging sandstorm. Sustain is there. Pero pantapat ng Onyx, dito nalalabas. Ubusan ng mga side prop eh. Sabi mo nga kanina eh. Side lane Grak to. Side lane Grak to. Hindi, pinin ko Rome Grak side. Ay, hindi. Tama, side Grak. Tapos Ruby, tapos sasama lang sa mid dito sila si Nundot. Oh. Gagawin niyan, parang back side. Pagka-clear niya, rotate sa mid etong si ano. Si papalit siya sa minion wave. Oh, yan yung ano eh, ocho gahaba strategy na tinatawag. May lumalabas na Grak. Ang inaasahan ko nga, Kimi side lanes. Oh, yun ang hinuhula ko kanina. Ah, pero ako naman pala gusto lumabas si Kimi, actually. Oh, mukhang nire-ready ata sa big day. Nung ano, kasi parang tinitignan ko rin sa ano eh, sa ibang bansa yung mga ano, yung mga strategy. Yeah, pero ito na nga, guys. Harit nilabas na rin dito ng RPH that will be a locked-in na end. Sabi mo nga, 8 gahaba strategy. Parang may PPM si Walt mamaya ni Prof. Ba't wala pa yung Kimi? Diba? Dire-reserve nyo ba yun? Pero sabi ni Coach, parang bumulong. Kaya yan. Game number 3 na tayo. Ladies and gents, may lower bracket pa naman tayo dito na, Prof. Meron pa. Meron pa naman. So kung sakali may matalo yung bet nyong team is that may pag-asa pa naman, huwag kayong mag-alala. Pero practice your right to vote, meron po tayong poll dyan. Kamusta na nga ba ang botohan? Lalo ngayong all one na. Ang pulso ng masa, kamusta? Rekdi.
Alam mo pag tinatanong mo si Rek din ng ganyan, gumagano ganyan. Aura, 63. Onyx, 37. Thank you for using Juicy Lemon. Salamat, ayan. Studio One. Oh, maraming salamat, Studio One. Let's go para sa ating game number 3. Kung kailangan na itaas ang mga tuhod nyo habang nanonood, itaas nyo na. Okay, let's do this. Ba, may pagano ka na ngayon, ha? May panostra din si Baymax, bro. Mm-hmm. Alaga namang ang yabang mo na, nagbago ka na, Baymax. Iniiwan mo na nga ako madalas, eh. Ika nga ni Madam Atina, old but gold, shout out kay Paul Dumadag, pero eto nga mga ka-juicy. Onyx PH versus Aura PH. All one na ang ating score. Back to knockout round tayo dito. Playoffs for Juicy Legends Tournament 2021 Q1. Okay. Whew! Papatayo pa nga kasi kailangan natin medyo turuan ng leksyon na mga dapat turuan dito. Early rotation, hindi maganda yung camera dyan sa punuan direct, eh. Maganda dyan pag medyo naka-drone ka agad kasi nandun na sa gitna doon sa vacuum, an early vacuum coming from that loop of me. Medyo nahilo ko doon, pero ayos lang naman. May pa-banking-banking yung cameraman natin. Pero dito, boom bagsak, mare-retain niya rin naman yung line niya. Pero ang agang aggression, Prof. B, hindi na rin naman itutuloy. Rotation? Ayun na nga yung rotation ni Rabuebuelo. Si Boom Bagsak, dinedere nila dito, trying to reset, still going back on their respective lane. Nagdalawang isip si Boom Bagsak, sabi ko, pumunta ba ako? Hindi. Sayang yung next wave dito na maaari kong makuha. Getting as much as experience na pwede nilang mahugot dito. Later on, feeling ko sa level 4, the rotation naman gagaling dito. Ayun na nga, kumukuha na dito si Pamaypay against Sephiroth. Muntikan, mapektusan ng isang mabilis ang isang Natalia. Yan ang maganda sa isang drop, guys. Meron siyang Guardian's Barrier, eh. Huwag niyo lang sinisino-sino lang dahil meron niyang movement yung pag-dedicate sa mga pader. Pero dito, going in sila bumbagsak, Prof. Pero masyado pang maaga, actually, to initiate team fight. Lalo yung ibang members wala pang mga ultimate skills. Ang tawag sa lumalaki si Grak, ang tawag din, eh, Gift of Ancestral. Yan! Wow. Kasi first hero ko nga talaga, eh. Etong Grak main? Oo, Grak main. Ang matches ko ata dyan, 4,000. Pero yun na nga, nanakap dito. And makakaalis muna sa patingin dito si Baymax at nag-open na siya ng ML niya. Che-checkin niya yung favorites ni Brocky na account. Ayun. Parang power of nature actually is the first skill for Grak. Pero passive, tama si Brocky na ancestral gift yung passive niya. Pero going in na naman dito, sabi niya, padar-padar lang tayo, walling-walling, Brocky. Sabi niya, fake news dito. So may setup na ang Onyx PH pero nakalusot ang mga miyembro ng Aura PH jumping in with the ready stand storm. Ako po, sinagot naman ang pag-vacuum na huli si YSS Deal the Loose. Once more blood, J Meister naglaho na rin para mula 3-man down for the side of Onyx PH. Pwede nating sabihin, literally landslide yung susunan pa nga yata, Prof. B. Gigil na gigil. Gustong manakit. Kaya niya. Mukhang mapapawoopskiri na muna sa nangyaring trade na yon. That is a 4-4 non-exchange in favor of Aura PH. Because of that, ang laki na naging gold gap nila. That is 6,000 versus sa 9,000 na dito ng Aura PH. And that's enough actually. Nakapag-snowball si Daedalus under at Benedetta. Si Hades po yung hyper carry nila for this time around. Sa mga nagtatanong sa comment section. Yun yung naging effect dito dahil nakakuha sila ng maraming hero, the rotation, and automatic nag-i-invade na agad si Daedalus. Yun na mo, kinakalbo lang niya yung mga jungle dito sa side ng Onyx PH nang walang walang alinlangan or walang kakaba-kaba. Diba? Dahil so, nakaset na sila. Buo ang loob. Nakaset na sila ng tempo dito. There's a lot of damage ang binibigay dito ni Kyrie. Sumilip lang siya against Big Daddy Grid. Yes, and dito naman natin dito, Calamity Reaper already purchased by Golden DF. Meron na ang mga core item dito, yung isa nating mage fighter or mage core dito na si Gold Lane DF. Si Benny Q dito, ladies and gents. And right now, wala pa naman masyado mga items dito ang Onyx PH. Pero Aura PH, on the other hand, has the advantage to actually go in for another fight. Sephiroth, medyo aggressive. Ito lang talaga yung trabaho ng isang Natalia. Pero dito si Boom Bagsak.
May paghatak, akala ko may Franco sila, may Ruby pala. At saka jumping in, there's a lot of damage. Kyrie, makakaligtas dito. Hindi, Circling Eagle, binalikan pa nga. Binalikan! Pinang-iwan sa kanya. Na-damage siya dito. Still down for the side ng Onyx Peach. Wala ata kasing cancel flight to me. Wala diba? Ba? Walang ano yun eh. Walang para yun. Pagka na ano, homing ano yun. Homing Eagle Missile of the Angry. Parang boomerang, Prof. B. Binato mo na pabala nyo, bumalik pa sa'yo. Nagulat ako doon, guys. But Kyrie will be down. Turtle again, secured by Aura PH. Pero on to the top. Uy, bumagsak versus sinundot. Ganda matchup to, oh. Oo, sila lang may sariling mundo dito. On to the top. 1-1 with a great one. Sustain ang labanan. May pagtalon. And karit laban sa ano. Ano ba Tagalog ng ano? Skimitar ba yun? Skimitar ba tamang basa doon? And si Binax. Yung sa espada. Ano? Simpar ang mga kado, simpar. Simpar, ayan na, simpar. Pero yun na nga, nabakin sila dito. Naglaho, parang wala ka na lang makabuhay. Nagliliit na, parang si Hamtaro na. Ayan na, counter go. Hindi, gusto ata umalis ng side ng Onyx PH. Sabi nila, medyo delicates na. Nakakuha tayo ng isa, okay na muna yan. As of now, matuto tayo makontento. Pero wag magpakakampante. Yan ang mismo mindset dito ng Onyx PH. Legit yan, pero 2-5 ang ating score. Huwag sila magpakakampante dahil pwede silang balikan anytime soon dito nila Sephiroth, Prof. B. Pang, pagbalik, mas malamang sa malamang, eh, makats na. And look at good para sa side naman ng Aura PH. Sabi nila, kanina nakakuhaan na nyo kami. Kami rin gagawin din namin yung pagpitas sabay alis. Pero item check dito, maringatina. Oh. Pero look at that, Enchanted Talisman para sa ating Luoyi agad. Big Daddy Grid will be using that one, guys, na in-expect natin siya yung magda-Natalia. Pero surprising Rirafisha will be using that. Pero wait dito, uy, hindi tinamaan ng ultimate. Prof B, naglagay ng wall dito si Paremong Drac. Pero meron tayong konting Yuha block. Galit na galit si Kaisep. Ayan, pero looking at this one, guys, before tayo mag-item check, Blade of Heptisis naman para sa Grok. Surprisingly, that is a damage build agad, Makate. Para mag-stay niya nga naman yung sarili niya in terms of main blood. Uy! Hasclos naman. O, kala ko i-go, sorry guys. Hasclos naman for another member dito ng Onyx PH. Pero maganda yung rotation dito ng Onyx PH, Prof. Mm-hmm. They still have Rafaela. They still have Kyrie. Binababy pa rin nila dito si YSS, ha? Even though he already has 2 kills. Pero slowly but surely, nare-regain pa rin naman niya yung lost network earlier. 4K ang kalamangan dito ng Aura PH against Onyx. 2-7 naman ang ating score. Ayan na nga, may pagsalubog na dito. Hindi maganda positioning dito ng Onyx PH. Naunahan at nahuli ang kanilang YSS. Si Hate naghati-hati habang si Kyrie naman. If inu-focus ni Daedalus, the rest of the gang, Sephiroth doing a lot of damage. Again, Diamond sa kanilang mga J-Master, out na muna 2 members dito ng Onyx PH. While busy naman dito na pagtanton kanina ang mga miyembro ng Aura PH, malamang sa malamang basag ang kanilang tore. Doon sa bottom, basag din ang tore dito sa gitna. 2 heroes, 2 towers. Mm-hmm. Oh no, 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 no. Dinaan sa bigla dito ng Aura PH against Onyx. Galing kasi sila sa bot, guys. Nag-perform actually doon yung YSS. Jump in! But on the side naman, ang ito sakit. Na. Mountain Shaker. Salubong? Oo, may pagsalubong. Ayun na nga, sinalubong na buong barangay. May pag-vacuum na po. Nahuli, wild charge. Para makatakas. This is a jump in coming from that particular Kyrie disengaging against Shaman Force. And very aggressive Big Daddy Gwid, no tail. Grabe. yung damage niya, tsaka yung vacuum. Nag-miss two lang si Darkseer siya dun. Isa lang ang tanong doon, who's your daddy now, sabi ni Big Daddy Greed. Pero very aggressive din si Natalia or si Sephiroth, also known as Rafflesia sa mga nalilito. Na again, hindi nila tinatantanan yung Ruby, hindi na siya makapag-skin ng lane. The point na in terms of third takedowns, so wala pa silang nakukuha kahit isa, Prof. B. Hawak dito ng Aura PH yung whole map. Hawak din nila ang mga buffs nila. Even the wave control, binabalance out lang nila. Right now, guys, in just a few seconds, magre-respond na yung third turtle natin for this round. And dito si Sephiroth, naghahanap lang talaga siya ng pwedeng i-hunt. I smell blood, kumbaga, para sa Natalia natin. Pag may bumangga, giba. And most probably, this will be a turtle safe for Aura PH. Mas maganda yung positioning nila and awareness onto the map, roughly. Yung mga ganyang positioning score, ah, guys. I mean, diversion naman nangyari. May paglikod dito. Ay, oh, to the backlight. Ang ganda. Surprise na naman.
with the vacuum combination. YSS aray, Sultan! Naku po! Naligaw sila sa sarili nilang lugar. Itong Onyx PH. Nalito! That play coming from Big Daddy Grid. Tumalon sila from north to south. Grabe! Grabe guys, dyan na yung Jit Kundud. Charot lang. Pero look at that guys. Yung diversion is the key. Sinalubong dito with the Zaman Force na nilatagaga dito ng RFPH. Layering and timing is the key. Ito na ba ang susi sa tagumpay nila? Kanina pa talaga nag-step up ng game dito yung Luwo, yung Big Daddy Grid. And take note, hindi pa siya napipitas ni minsan dito ng Onyx PH. Parang kulang sila sa pang-hold din, Prof. Mm-hmm. Ang pang-initiate lang nila dito kung sakali man may mahatak si Sinundot eh. Or may mauntog sa pader si Pamaypay. Pero hindi sila magkaroon ng set. Why? Kasi Sinundot was too busy. Clearing out the top lane kanina na nalimutan niya, kailangan din pala nilang sumagot sa mga team fights. And look at that, that is already 10,000 gold lead of Aura Diversion. PH. So may bonus pang lore diversion na naman dito sa may bandang damo. Kung sakaling may nakasalubong yan, patay na naman ang sagot. Grabe. May pag may kakat dito, may vacuum na balak. Etong si Big Daddy Grid Mountain Shocker pop para makita kung saan nga ba pupush the rest of the Aura PH trying to defend naman ang Onyx PH. Sinundot clearing the wave muna dito, setting the tempo again, waiting for the perfect time kung mag-go sila. Inaatay ko, ayun na nga, Zaman Force, it is time para gumawin dito. Dildalus backing away, pero nakuha na nila ang gusto nila, which is yung Tore onto the top while trying to control. Eto naman si Boom Bagsak, ang kanilang si Mr. Aladdin. Medyo Chimtar? Chimtar. Chimtar. Kung sa apat na Pedro, hirap na sila. Paano pag sumama pa dito si Boom Bagsak, Rocky? Nagbabagsakan na dito! Zaman Force nila pag na. Pero where's the vacuum follow-up? Ayun na nga, sa harapan mismo. Sinundot, mapipitas. Habang trying to stay naman dito si Jane Meister, Pamaypay ay naglaho. Parang back na naman eh. Focus fire na. Si Kyrie, lumalabas sa kanilang base. Medyo malayo. Focus fire na rin dito. Ang Aura PH sa kanilang mga tore. Mukhang may minions pa dito. Out na rin ang isa sa mga member. They lose backing out. Pero it's a fake back. May kalmot. And there's a reverse sweep coming from Aura PH. Gusto ko yung pag-U-turn pabalik ni Dale Dalus. Guys, nakita niya, meron pa isang minion wave na papasok. And that secures the win for Aura PH. Reverse sweep, kumbaga, talaga ang ganda nung mindset nila dito. Sabi nila, kaya to. Napanood na natin yung ganitong tactic nila ng game number 1 and na-spoil na tayo. Ganun ang katwiran dito ng Aura PH. 14-5 ang ating huling kill score. 11:36 before the 12-minute mark. Tinuldukan na nila.